purihin ang Panginoon. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Linggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Bilba po ang Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Biba poong Jesus Nazareno! Biba! Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipo ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipo niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, so.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain, di mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matukan ito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Tatapwat nung sila'y lilipuli na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya, hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesus Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa'yo at kumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao." At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Maligayang kapistahan po ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Batiin ang katabi ng Happy Fiesta. Biba poong Jesus Nazareno.
sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Taon-taon po sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni Jesus Nazareno ay mayroon tayong temang pinagninilayan. At para sa Nazareno 2024, tayo ay nakatuon sa Ebanghelyo ni San Juan. Ibig po naming makita si Jesus. Ang mga pangungusap na ito ay sinabi ng mga Griego sa ilang alagad ni Jesus Nazareno. Pagkatapos niyang buhayin ang namatay niyang kaibigan na si Lazaro. Sa kanilang kapanahunan po, ang mga Griego ay kilala sa pagiging mapanuri at may matalinong pangangatwiran at pagpapasya. Hindi sila agad mabilis na maniwala at mapaniwala. Pero sa pagkakataong ito, hindi utak ang kanilang ginamit sa paghahangad na makita si Jesus Nazareno, kundi ang ginamit nila ay kanilang puso. Uulitin ko po, opo, hinahangad ng kanilang puso na makita si Jesus Nazareno. At naniniwala akong pagkakita nila kay Jesus Nazareno ay napunuan na ang matagal na kakulangan na minimithi ng kanilang puso. Natagpuan na rin nila ang tunay na kayamanan at liwanag na matagal na nilang hinahanap. Kaya nga kung ang mga Griego ibig makita si Jesus, tayong lahat din na naririto ngayon ay naghahangad na makita si Jesus Nazareno. Kaya maaari bang pumalakpak ng mas malakas ang mga kadibotong ibig makita si Jesus Nazareno. Nais nating makita si Jesus Nazareno sa napakadaming kadahilangan. Marami sa atin ibig makita si Jesus dahil yung iba sa atin wala nang ibang makapitan sa buhay. Minsan, may isang kadiboto ang lumapit sa akin pagkatapos ng misa. At ang sabi niya, "Father, may cancer po ako, pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Naniniwala ako na tanging si Jesus lamang ang makakapagpagaling sa akin. Tanging kay Jesus Nazareno lamang ako humuhugot ng aking lakas. At alam ko, Father, pagagalingin niya ako." Yung isa namang kadiboto ang sabi sa akin habang patuloy ang kaniyang pag-iyak, "Father, ito po yung larawan ng aking anak. Pwede po ba ninyong ipanalangin natin kay Jesus Nazareno? May malubha po siyang karamdaman para gumaling agad siya. Kahit wala po siya dito, Father, naniniwala ako na ang kapangyarihan ni Jesus Nazareno ay mapapagaling ang aking may sakit na anak." At tunay nga po, ang kapangyarihan ni Jesus Nazareno tumatagos kahit saan
ang kapangyarihan ni Jesus Nazareno tumatagos sa buong sanlibutan. Kaya palakpakan natin ang pinakamalakas. Ang walang hanggang kapangyarihan at kabutihan ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, bilang pari dito sa Quiapo Church, sa napakaraming pagkakataon ay nasaksihan ko ang mga kadiboto natin dito mismo sa loob ng dambana ni Jesus Nazareno. Tahimik na umiiyak at nananalangin habang nakatitig at dumudungaw sa banal na imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil dito mismo sa kaniyang tahanan, ibinubuhos natin ang ating mga saloobin, ang bawat nating pagkabigo. Ikinukwento natin kay Jesus Nazareno ang ating mga nasirang relasyon. Sinasabi natin sa kanya, kapag tayo'y pagod na at hinahamak ng ibang tao at ng ating kapwa. Kaya dito din sa dambana ni Jesus Nazareno, isinusuko natin sa kanya ang mga bagay sa ating buhay na hindi na natin kaya. Ibig po nating makita sa Jesus Nazareno para sabihin sa kanyang mahirapan man tayo sa ating paglalakbay, hindi tayo susuko sapagkat alam nating kaagapay natin siya sa ating pakikipagsagupa sa buhay. Ibig nating makita sa Jesus Nazareno para magpasalamat sa walang patid na biyaya at awa na ibinibigay niya sa atin. Bagamat sa maraming pagkakataon, tayo'y hindi karapat-dapat sa kanyang presensya. Kagaya nga ng bawat nating pagsisimba, dito sa kanyang dambana ay ating ipinahahayag. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay mo. Sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay. Ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa iyo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa dusa, ikaw ay kasama ko. Ang samot dasal ko, sana'y pakinggan mo nang mapawi ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikaw ay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. At alam po ninyo mga kadiboto, sa isang taong taimtim ang panalangin at debosyon, makakasiguro ako muling magpapakita sa kanya, sa Jesus Nazareno. Bakit muling magpapakita? Dahil bago pa natin siya hanapin, nahanap na niya tayo. Bago pa natin siya masumpungan, nasumpungan na niya tayo. Bago pa natin siya ibigin, iniibig niya na tayo. Magpapakita siyang muli sa atin upang sabihin, mahal na mahal niya tayo. Nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin na hindi tayo nag-iisa sa tunay na traslasyon ng ating buhay. Ramdam ng Diyos ang bawat pagbatak natin sa lubid ng pagsusumikap. Nauunawaan ng Diyos ang bawat pagsalya natin upang maitawid ang pagkagutom at pagkauhaw ng ating buhay. Nakikita ng Diyos
ang bawat nating pagsusumikap para sa ating anak, kapatid at kapamilya. Batid ng Diyos ang paghahangad natin na gumaling tayo sa ating malubhang karamdaman at higit sa lahat upang maiahon tayo sa ating mga abang pamumuhay at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ngayong kanyang kapistahan, wala siyang ibang hahangarin kung hindi tayong lahat mamunga sa kabutihan, guminhawa sa pamumuhay, lumaya sa ating pagkakaalipin at maging instrumento tayo ng kanyang dakilang misyon na ang bawat isa sa atin ay makatagpo at manirahan sa langit at higit sa lahat upang kahit sa ating pinakamaliit na pamaraan, masilayan din ng ibang tao na si Jesus Nazareno nagniningning sa ating buhay dahil tayong lahat ay kanyang pinagaling, pinalaya at inibig na walang kapalit. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay
at makihati sa mga kahirapan at tiisin ang kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Anak at ina ay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng uwas at putil ng Nazareno, anak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloko ay aming inaalay, aming hiling magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
isiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kayo na po ang lahat. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, patawad po
sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa iyo lamang habang buhay. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay, ika'y kasama ko. Ang sabo ko, dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ang mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nagdarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo ito, kahilingan ko. Mabuhay na mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus Nazareno, at nabay niyo po nawa at kabayan ako. Ilitas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay, kay kasama ko. Ang samo ko, dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ang mga paghihirap ko, Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Pagkatapos ng misa, ang pagbibisik ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip na kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang huling pagbabasbas muli mula sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno,
ay ang aming walang hanggang pasasalamat sa bawat ministries and organizations na patuloy na tumutulong, patuloy na nagsasakripisyo, at patuloy na nagbabahagi ng kanilang sarili para ating maganap ang ating mga activities para sa Nazareno 2024. Pinapasalamatan din po namin ang bawat isa sa inyo, ang bawat kadiboto sa inyong walang hanggang pagsasakripisyo at pagmamahal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang bawat isa. Gayon din po ay pasalamatan natin ang aking kasamang kapatid na pari sa araw na ito na nanggaling pa mula sa Cadiz City, Negros Occidental, si Father Mario Avelino Mendoza. At ibigay po natin at ibuhos ang ating pinakamalakas na papuri at pasasalamat sa nag-iisang hari sa ating buhay. Itaas natin ang ating mga kamay at palakpakan ng malakas ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, inibigo pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal Thank you.
Magsiyo po muna po tayo.